Magandang araw mga momshi! Andito na naman po ako para magluto ng inyong hapunan at pananghalian. Ang lulutuin ko po ngayon ay napakasarap na adobong isda. Ang adobo po ay isang pamamaraan ng pagluto na ginagamitan ng soy sauce, vinegar at garlic. Bago po ang lahat, sana po ay bumisita kayo sa aking channel, Simple Home Cooking by Zenith. Pakisubscribe naman po, comment, like and bell all. Ang nasa harapan ko po ay isang lapu-lapu fish. Nahugasan ko na po ito ng ilang beses at sinala na din para walang tubig na maiwan. Ito po ay mahigit isang kilo. Bago naman po tayo pumunta sa pagluluto, ipapakilala ko muna sa inyo ang aking mga sangkap. 1/3 cup soy sauce, 1/3 cup white vinegar, 5 bay leaves, 3 to 4 teaspoon brown or white sugar, 1 teaspoon whole peppercorn, chilli pepper or green long pepper, 8 to 10 cloves of garlic, and 3 teaspoon canola oil or cooking oil. Bago po natin isalang sa apoy ang kawali, ibabad po muna natin ang mga sumusunod na sangkap sa loob ng 30 minuto. Unahin na po natin ang isda, ilipat na natin from plate to kawali. I-arrange muna natin yung isda, gawin natin silang nakatihaya kasi mamaya i-flip natin sila after 30 minutes. Ilagay na po natin ang whole peppercorn, yung garlic or bawang, the chili pepper, yung siling mahaba, mamaya pa po natin yan ilalagay sa kalagitnaan. Then yung bay leaves, soy sauce, and of course the vinegar. So, nailagay na po natin ang ilang sangkap. Yung naiwan na lang po ay yung siling mahaba, sugar, at cooking oil. Para po mahalo yung isda sa naunang sangkap, baliktarin lang po natin, huwag na pong haluin, baka po madurog yung isda. Takpan po muna natin at ibabad for about 30 minutes. After 30 minutes, baliktarin po ulit natin yung isda. So, ginagawa po natin ito para po yung ingredients or yung marinade ay pumasok or maabsorb talaga sa isda. Pagkatapos po nating baliktarin yung isda, i-add na po natin yung 1 cup of water. Siguraduhin lang po na yung inilagay nating tubig ay malinis at potable po. Meaning po, pwede po siyang inumin. Let it boil for 10 minutes over medium heat. Hindi po kasi maiwasang mag-overflow, so kunin lang yung takip at ibalik lang din ulit. After 10 minutes, ilagay na po natin yung siling mahaba at tsaka po yung asukal. So, nakadepende po sa inyo yon. Ako po, 3 teaspoon lang po yung inilagay kong asukal. Ayoko po ng matamis. So, dapat balance lang po yung lasa. Haluin lang po ng konti para po ma-dissolve yung asukal doon sa sauce. Pagkatapos po, takpan po natin ulit at hinaan po natin yung apoy. Then, lutuin for about 20 minutes or kapag konti na lang po yung sabaw. Kapag ganito na po yung sabaw, baliktarin po natin yung isda dahan-dahan lang po para hindi po siya magkahiwalay or madurog. Nakadepende po din sa inyo kung gusto nyo po yung masabaw or yung dry lang na adobo. Ako gusto ko yung medyo may konting sabaw. Tikman po muna natin kung kailangan ba ng asin additional. So this time, hindi na po kailangan. So ilagay na po natin yung oil sa ibabaw ng isda. Spread it over the fish. Makakadagdag lasa din po yan sa isda. Then, haluin lang ng dahan-dahan, konti lang po. Kasi baka madurog si fish. And we're all done. Let's plate! Representing my fish adobo. Lapu-lapu fish adobo. Oh my god, this is super yummy. This is my husband's favorite. Me too. And my son's favorite too. Okay, what are you waiting, guys? Let's eat now. For watching, guys, please subscribe, hit the bell all, don't forget to watch all my videos.